Hello mga kalakbay, so magandang araw sa inyo. This is your Kuya Carlo, at welcome to the next episode of our Youth Ministers Next Door. Sa araw na ito, pag-usapan natin ang patungkol sa pagtanggap at pagtitiwala. Minsan napakahirap nating ibigay yun kahit sa ating sarili. Pagtanggap at pagtitiwala. Nung isinilang ko sa mundong ito, marami din akong tanong, habang lumalaki ako, samot-saring mga questions yung masok sa upo sa isipan ko. Una doon, bakit kaya ako ipinanganak na maitim? No? Bakit kaya pulot ang buhok ko? Bakit ako hindi kasing aya ng ibang tao, hindi ako kasing wapo ng ibang tao? No? At bakit palagi nila ako nilalaki? Pero habang dumarating ang mga panahon, na-realize ko, habang dumarating ang oras at mga regalo sa akin ng Diyos, na-realize ko sa buhay ko na kinakailangan lang pala ng malalimang pagtanggap. Paano nga ba yun? Una, kasi tayong mga tao, palagi na lang natin nakikita yung mali, pangit, di ba? Bakit hindi natin subukang yakapin kung ano ang mabuti at maganda? Sabi nila, be positive, laging positive. Pero paano mo nga ba naman titingnan ang isang bagay na positive kung palagi sinasabi sa iyo ng ibang tao yung negative? Tama ba? So, tayo mismo sa ating sarili, dapat tayo ang pagmulan ng tinatawag nating affirmation. Yung pagmamahal at pagtanggap sa ating kapwa. Minsan, dumarating ang mga regalo sa atin ng Diyos sa puntong hindi natin inaasahan. Katulad na lamang, halimbawa kapag may problema ka, iniisip mo palagi na bakit kaya ako ang binigyan ng Diyos ng ganitong problema? Bakit ako na lamang ang palagi umiiyak? Bakit palagi na lang ako nasasaktan? Bakit? Isa lang ang sagot siya. Kasi hindi tayo marunong makontento. Hanggat hindi ako nakukontento, hindi ako magiging masaya. Yun ang itinatak ko sa isip ko. Kaya nung niregaluhan ako ng Diyos ng pag-unawa sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ko, doon ko na-realize, doon ko unting-unting nagagap sa aking pagkatao kung paano yung maging masaya nang walang inaalintana. Yung inyong pagmamahal na kailanman ay hindi maiwawalit sa iyo. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, sabi doon, I have plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Kung matututo lang sana tayong magtiwala sa Diyos, sa lahat ng bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, marahil hindi tayo magkakaroon ng kalungkutan. Hindi tayo magdadoubt. Kasi kadalasan, no, bakit ang relasyon ng dalawang tao ay nagiging mahina? Dahil yun sa pagkakaroon ng doubt sa bawat isa. Gayun din, pag nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo, unti-unti kakainin nun yung kasiyahan dapat mong madama. And meron din akong narinig, sabi ng isang pare, Proverbs 3:5. No? You have to trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Magtiwala ka lang sa Diyos ng buong puso mo at huwag kang sasalalay lang sa kung ano ang iniisip mo. Kasi malamang yung iniisip mo ay against sa sarili mo at sa ibang tao. Kinakailangan mo lang tandaan, maging mapagmahal ka, ikaw ay regalo ng Diyos, anuman ang itsura mo, sino ka man. Ikaw ay isang pagmamahal. You are love because our God is love. Kaya ikaw ay isang regalo. You are a gift. Sabi pa ng isang pari sa kanyang homily, no? Merong isang turista, nagpunta siya sa isang island. Tapos, no, sabi nung turista, habang siya ay naglalakad-lakad, napakaganda ng isla na ito. At habang siya ay naglalakad, nakakita siya ng isang mangingisda. Sabi niya sa mga mangingisda, anong ginagawa mo? Sabi ng mangingisda, ito po namamahinga. Eh bakit ka namamahinga dyan? Eh napakalawak na karagatan. Bakit hindi ka kaya mangingisda? Ang sabi ng mangingisda, bakit? Para makuli ka ng maraming isda. Sabi ng mangingisda, ano po ang gagawin ko sa maraming isda? Eh di bang bibili mo ng magandang bangka at saka ng lambat? Sabi naman ng mangingisda, anong gagawin ko sa bangka at saka sa lambat? Eh di ibang bibili mo pa ng mas malaki na bangka at saka mas maraming lambat para mas marami kang isdang makuha. At sabi ng mangingisda, anong gagawin ko sa maraming lambat, maraming bangka at maraming isda?
Eh di parang makabili ka ng barko, yayaman ka, hindi ka na mangiisda ulit at makakapagpahinga ka na. Sabi nung turista. At alam niyo kung anong sagot sa kanya nung mangiisda? Ano bang ginagawa ko ngayon? Di ba namamahinga ako? Minsan, no, ang tao, pumupunta pa tayo sa mas malayong lugar o tumatanaw pa tayo sa mas malawak na pagtanaw kung kaya hindi tayo naging masaya. Pero ang tunay na kasiyahan lang, minsan ay nandiyan na pala sa tabi mo. Hindi mo na kasi niyayakap o pinapansin kaya hindi mo nakikita. Ganun din, sa ibang tao, andan lang pala sila sa tabi mo, hindi mo lang sila pinapansin. So sana no, sa ating pag-uusap ngayon, sa ating pagtalakay ngayon, ay may natutunan kayo about happiness, about trust. Sa ngalaman ng Anak ng Espiritu Santo, amin. Panginoon, una po sa lahat, turuan po kaming tumanggap at turuan po kaming magtiwala sa lahat ng misyong ibinigay mo po sa amin. Alam ko, Panginoon, ako bilang isang individual, marami pa po akong layunin sa buhay. Nawa ang mga layunin kong ito ang siyang aking magambanan bilang kabataan. Lord, marami pa pong youth ministers nawa ang matutong tumanggap sa iyo at matutong magtiwala sa iyo upang makamit nila ang tunay na kaligayahan. Ang lahat ng ito ay itinataas namin sa iyong pangalan, Ama, Anak, at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. This has been your Kuya Carlo, and thank you for listening. See you sa susunod na Youth Ministers Next Door. Manood ka ulit, ha?